AY. So ayan yung ating high pressure. So bumaba na yung ating high pressure, umaabot na lang ng 160 psi. So ayan yung ating low pressure, nag-zero na siya. So yung ating ampere, 1.87. Yan, 1.87. Tapos yung ating hot, bumaba na rin kasi lumamig na yung ating loob. So yan yung ating loob, mga kalektro, yan. So yan, no? Yan. Bakit? No? Yes na, yes na. Yan. Lahat yan. Ganun, mga kalektro, pagka nag-yelo sa bumabagsak yung kanyang low pressure, high pressure, tsaka yung kanyang ampere. Tapos bumababa na rin yung kanyang heat temperature kasi malamig na yung loob. Okay. Good morning, mga kalektro DIY. Ito yung ating i-explain sa inyo. Based in my own experience sa ganitong mga sitwasyon, pag unang lagay po natin ng mga yelo, katulad nyan, bagong lagay. Yan. So, ang may experience nyo po, katulad nyan, tumataas yung ating high pressure, umaabot siya ng 260 psi. Yung ating low pressure ay umaabot din ng halos 19 or 20 psi. Tapos yung ating ampere, 1.63. Yan. Pagdating ng makabuo na itong ating freezer at nabuo na lahat ng yelo sa loob, bumababa po yung ating high pressure. Pumapalo na lang siya ng 160 psi. Tapos yung ating low pressure, magiging zero na rin siya. Tapos yung ating ampere, bumababa na rin. So, observe natin mamaya, bukas, malalaman natin pag ito ay bumaba yung kanyang ampere at ang low pressure tsaka high pressure, okay?